Hello guys. Dito kami ngayon sa ano, Alfonso Calabarzon. So magsi-stay kami dito sa Madeline's Ville. So magsi-staycation kami ng 2 days dito ni Ara at ni Porchak. Since may wedding kaming attend and tomorrow, so dito na lang kami magstay. Try ko rin yung lugar. Video ko yung lugar para at least makita nyo kung gaano siya ka-okay. Actually, second stay na namin to dito. Nung first is nung bandang mga January ata. Mga around January. Nag-enjoy naman kami. Kasi super saya. So sige, tingnan natin yung lugar. Ayan. So, ito yung sunshine tiny house na tawag nila. So dito kami magsistay ngayon. Come here. So again, magsistay kami for 2 nights and 3 days. Ayan, so ito yung parang pwede magstay ng for dinner. So mamaya mag-iitaw kami ni Ara. So actually yun yung habay namin. Hello! Ito naman yung isang tiny house dito. Kalimutan ko na ang name niya. Ayan, yan pala. Ito yung blue sky na tiny house. Sige guys, pasukin natin tong room para masilip natin. Itong room na to, good for 2 siya. I think pwede pa ng isa pang tao. So good for 3. Ito, sofa, pero alam ko nagiging sofa dito. Tapos ito yung kitchen nila. Nakikita nyo. Kompleto naman sa gamit. May rice cooker na, tapos may lutuan. Tapos nandito yung mga gamit nila. Pangluto. Tapos yung mga spoon and fork, nandito, plato, nandyan din. Tapos, ayan. Tapos, ito ang CR nila. So, spacious din naman. Pati shower. May hot water na rin. Actually, yung huling punta namin dito, may tumira dito na may Boston Terrier din. Tama ang pagkakaalala ko, Bruce ang name niya. So, nakakatawa lang din minsan na may makasama ka na same kayo ng dog, which is the Boston Terrier Porcha. Yun, may ref nga. Tapos, tingnan natin yung tulugan. So, ayan, may TV. May kasama namang TV Plus yan. Tapos, ito ang pinakatulugan. See? Ang luwag naman. Pero pag papasok ka, kung medyo matangkad ka, medyo yuyuko ka para makapasok ka, pero goods naman. Ito ang top view ng lugar. Okay.
akin, same lang to ng setup nung sa room namin. Ang theme lang nito is color blue. Unlike doon sa room namin, color yellow siya. Pero halos same setup lahat. Kung saan yung bed, yung pagkakaayos, so same na same. Hindi ko lang ma-video yung room namin kasi nandun na yung mga gamit namin, so medyo makalat na. Ayan. Sige. Hindi ko alam kung si Bruce to, kaya nila nilagay ito. Mukha ni Bruce yun. Again, si Bruce yung nakasama namin Boston earlier kung nag-stay kami last. Dito naman, dito ka pwede mag-request kung gusto mo mag-bonfire. Ito siya. Ito isang ano rin to, pwede ka rin magstay dito. Pero dito sa truck na to, no pets allowed inside the bus. Hindi katulad ng mga ibang unit, pwede pets. So kaya rin pala kami napadpad dito is pet friendly tong place na to, except for the itong bus na to. Alam ko tong bus na to kaya to up to 4 people. Ayan. Ito yung truck. Ito yung kuwan. Ito yung bed. Yung dalawa. Ate, tama. 4 persons kaya dito, no? Ayan. So, 4 persons ang kaya dito. Check natin yung CR. Na rin. Ito yung CR. May shower din. Upo ka nga lang. Ito. Oops. Tapos, ito naman ang kanilang pool. Ayun guys, so patapos na staycation natin dito sa Madeline's Ville. Again, thank you kay Sir Ariel, pati sa mga
caretakers nga, super babait nila. Again, masasearch nyo sila sa Airbnb. Search nyo lang, ano, tiny home in Alfonso. Tapos makikita nyo na sila doon. Again, may mga multiple tiny house sila na pwede kayo mamili as long as avail doon sa mga selected dates nyo. Okay ka muna, Portia. Hi! Mahihayin to si Portia pe. Anyways, so dito ko na lang din tatapusin tong vlog na to. Everyone, thank you for watching. Please stay safe, everyone. Bye!